bangus ay isa sa mga pinaka-importanteng aquatic species sa ating bansa. Bukod dito, ito din ay kinikilala bilang national fish ng Pilipinas. Kilala ang bangus sa kanyang siksik na laman, malinamnam na lasa at napakasarap nitong taba. Noong nakaraang taon, ang Pilipinas ay nakapag-produce ng 4.5 metric tons ng bangus. Isang patunay sa importansya at napakataas ng demand para dito. Ang bangus ay isang matatag na isda. Maaari itong alagaan sa tubig tabang, brackish water at maging sa tubig alat. Madami ding mga pamamaraan ng pag-aalaga nito, mula sa ponds, pens at maging sa cages. Ngunit sa mga ito, ang pinakamainam na uri ay ang pag-aalaga gamit ang marine cages na may iba't ibang disenyo, laki at yari tulad ng kawayan, GI pipes at HDPE cages. Ang uri ng culture system na ito ay may mataas na produksyon at may mababang paunang puhunan kumpara sa ponds. At dahil sa ito ay tinatayo sa dagat, may free flow of water na patuloy na nagpapasok ng malinis sa tubig at nagtatanggal ng mga dumi ng mga bangus at excess feeds na maaaring makasama sa ating mga alagang bangus. Ang pagtatayuan ng ating mga cages ay dapat matatagpuan sa mga lugar na may malinis na tubig. May dissolved oxygen na 7 hanggang 8 ppm. Iwasan din ang mga lugar kung saan nagkakaroon ng algal bloom na nakakaapekto sa kalidad ng oxygen ng tubig. May pH na 6.5 hanggang 8.5 upang maiwasan ang mortality sa ating mga alagang isda. May temperatura na 25 hanggang 32 Celsius. Salinity na hindi tataas sa 45 ppt. May katamtaman na lakas ng hangin at mababang mga alon. May lalim na 10 hanggang 30 metro. Malayo sa maaaring pagmulan ng water runoff na maaaring magpalabo at magpababa ng salinity ng tubig. At malapit sa mapagkukunan ng mga bangus fingerlings at mga feeds na kakailanganin natin sa pag-aalaga ng bangus. Sa paggawa ng cage, maaaring gumamit ng kawayan o ng GI pipes na may sukat na 3x3x3 meters hanggang 15x20x6 meters. Para naman sa mga circular cages, gaya ng HDPE, maaaring may diametro na 10 hanggang 20 meters at may lalim ng 6 hanggang 10 meters. Kung gagamit ng kawayan o GI pipe cages, mangangailangan tayo ng mga plastic drums upang mapalutang natin ang ating mga cage frames. Mangangailangan din tayo ng mga polyethylene nets na may mesh size ng 12 hanggang 17 na ilalagay natin sa mga cage frames. Siguraduhin lamang na angkop ang sukat ng mga mesh sa laki ng ating ihuhulog na mga bangus fingerlings. Mangangailangan din tayo ng apat na pabigat o angkla na itatali sa apat na kanto ng ating fish cages upang hindi maanod ang mga ito. Maaari tayong makakuha ng mga bangus fingerlings mula sa mga BFAR Central at Satellite Hatcheries at maging sa mga pribadong BFAR Accredited Hatcheries. Mainam na pumili ng fingerlings na may pare-parehong bigat na 50 grams kada piraso. Pagdating ng mga fingerlings sa fish cage, kailangan na i-acclimatize natin ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapalutang ng mga transport bags sa tubig ng 15 hanggang 30 minuto o hanggang ang tubig sa loob ng mga transport bags ay magkapareho na sa temperatura ng tubig ng dagat. Pagkatapos nito ay buksan ang mga transport bags at hayaan lumangoy palabas ang mga fingerlings mula sa transport bags. Ang stocking density
ay depende sa laki at klase ng cage at kung saang lugar ito inilalagay. Ngunit, maaari tayong mag-stock ng 20 to 40 pieces per cubic meter para sa mga rectangular cages at 100 pieces per cubic meter para sa mga circular cages. Huwag pakainin ng 24 na oras ang mga fingerlings mula ng pagkahulog sa cages. Sa pagpapakain ng bangus sa loob ng 5 hanggang 6 na buwan, mangangailangan tayo ng 40 bags ng commercial feeds kada 1,000 piraso ng bangus. Magsagawa ng sampling kada 15 araw upang malaman ang dami ng pagkain na dapat ibigay sa ating mga alaga. Magpakain ng tamang klase ng feeds na angkop sa size ng ating mga alagang bangus tulad ng starter, grower at ng finisher. Magpakain gamit ang hand feeding method 3 hanggang 4 na beses kada araw. Magbawas ng pakain kapag masama ang panahon o kapag ang tubig ay malamig. Regular na tignan ang mga nets upang masiguro na ito ay walang mga punit o butas. Kung merong nakitang mga sira, agad itong tahiin upang maiwasan na makatakas ang ating mga alagang bangus. Linisin at tanggalin ang anumang mga dumi na dumikit sa mga nets na maaaring makababa ng water exchange sa loob ng ating mga cages. Siguraduhin din na walang mga predators na maaaring nakapasok sa loob ng ating cages. Tignan na walang mga sira ang lubid ng ating mga pabigat o angkla. Inspeksyonin din ang mga plastic drums upang masiguro na ang mga ito ay walang mga butas. Ugaliing kunin ang mga water parameters upang maiwasan ang mortality ng ating mga isda. Makalipas ng 5 hanggang 6 na buwan o kapag ang ating mga alagang bangus ay umabot na sa marketable size na 300 grams pataas, ay maaari na tayong mag-harvest. Huwag magpakain 1 araw bago i-harvest ang ating mga bangus. Kung maaari, ay mag-harvest ng umaga o sa gabi. Maaari tayong mag-partial harvest kung nais natin palakihin ang iba sa mga alaga nating isda upang makakuha ng mas mabigat na bangus. Pag-aralan din ang galaw ng presyo ng bangus sa merkado upang malaman ang pinakamainam na panahon upang tayo ay magbenta. Upang maani ang lahat ng bangus, iangat ang net at maglagay ng kawayan upang matipon ang lahat ng bangus sa 1 gilid. Gamit ang scoop net, salukin ang mga bangus at ilipat sa 1 flatboat na may yelo upang i-thermal shock ang mga ito. Siguraduhin lamang na hindi magkakaroon ng sugat o matatanggalan ng kaliskis ang mga ito upang makakuha ng mas magandang presyo pagka naibenta. Pagka naani na ang lahat ng bangus, agad itong dalhin sa pangbang. Timbangin ang mga nahuling isda upang malaman ang kabuuang bigat ng ating inani. Ilagay ang mga bangus sa 1 plastic crate at lagyan ng yelo upang mapanatiling sariwa ang ating mga bangus. Pagkatapos nito ay maaari na natin itong dalhin sa merkado. Para sa 1 bamboo cage na may 15,000 pirasong bangus, mangangailangan tayo ng 80,000 piso para sa pagpapagawa ng 1 bamboo cage. At 461,000 piso para sa operational cost o 541,000 pisong paunang kapital. Pagkatapos ng 5 hanggang 6 na buwan, ay maaari na tayo makaani ng 6 toneladang bangus
sa 80% survival rate at may bigat na 400 gramo kada piraso. Kung maibibenta natin ito sa halaga na 116 na piso kada kilo, maaari tayong kumita ng gross sales na 690,000 piso. At kung makakapag-alaga tayo ng 2 beses kada 1 taon, maaari tayong kumita ng gross sales ng 1,380,000 piso kada taon. Kung kayo ay may mga katanungan o nangangailangan ng tulong teknikal, maaari kayong makipag-ugnayan sa National Integrated Fisheries Technology Development Center sa Tagupan, Pangasinan. Maaari din makipag-ugnayan sa pinakamalapit na BFAR Regional Office o Provincial Fisheries Office.